Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at mga bulong pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man dako ng mundo, asahan niyong naroon kami. Handang maglingkod sa bawat kapamilya Pilipino. Samantala, narito lang ang ulo ng mga pangunahing balita. Visa application na higit 100 Pinoy na gusto mag-aral bilang carer sa UK, ni-reject. Mga aplikante humihingi ng refund sa ibinayad na tuition fee. Mga Pinoy sa Paris nakiusap sa Chinese community doon na maging bukas sa kanilang pananaw sa nagarap na hostage crisis sa Maynila. Pinoy businessman sa Holland ipinahagi ang sikreto ng kanilang tagumpay. Pinoy silver medalist sa UK Open International Memory Championships. At Pinoy golfer sa Austria hinahangaan sa European Ladies Open. Nadiskubre ng ABS-CBN. Lakas ng loob, sipag at tiyaga. Ilan lamang ito sa mga sikreto ng tagumpay na ibinahagi ng mga negosyanteng Pinoy sa isang seminar sa The Netherlands. May report si Deza Marie Aguilar. Abilidad at lakas ng loob ang dalawang katangiang likas sa bawat overseas Pinoy worker. Ito din ang sikreto sa tagumpay ng mga negosyanteng Pilipino dito sa Netherlands. Sa isang business seminar ng Department of Trade and Industry dito sa Rotterdam, ibinahagi ng mga Pinoy ang kanilang pagsisikap upang magtagumpay sa larangan ng negosyo. Sa kabila ng takot na mawala ng trabaho, lakas loob na sinimulan ni Rosario Ong ang kanyang negosyo noong 1995. You have to make a choice and you're gonna try to have your own business or pagsasabay it's possible. Ang Sandro ay isa na sa pinakamalaking remittance center ngayon dito sa Holland. Hangon naman sa sariling karanasan ang negosyo ng 26 anyos na si Merkel Formelius. Mula sa pagtulong sa mga NGO sa Pilipinas, dinala ni Merkel ang kaalaman niya sa paggawa ng soap products dito sa Netherlands. May tip din siya para sa inyong mga negosyo. The presence of the website itself will give an impression to the people kung ano klase yung business mo. Because the more you make it professional, the more people will trust you somehow. Hindi naman ang mamaba ang mga Dutch's Filipino businessman na may negosyo sa Pilipinas para sa kanilang seguridad. This can happen, I think, any place in the world. I think it will not change our point of view. The government at least did not make a good impression, but I think they will make sure that this will not happen again. In the long term, eh, hindi. Pero ngayon, hindi mo masasabi talaga kung pero siyempre, meron kang doubt na maaaring makapit. They will have second thoughts in going to the Philippines or investing for the first time, baka isipin na ganyan pala sa Pilipinas. Sa gitna ng mga pangamba, umapila si Ambassador Cardoso Luna sa mga Pilipino na patuloy na ipromote ang Pilipinas para muling maibalik ang magandang imahe nito. We are good natured people, we are happy people. Tayo mga Pilipino, let's continue living the way we are and continue to project a very good image of our country. Dapat daw tutukan na lang ng mga Pilipino ang magagandang nangyayari sa ating bansa upang makahikayat pa ng mga dayunang negosyante. Para sa Balitang Europe,